Hindi ko talaga siya mabuksan. Ah! And guys, welcome sa aking vlog na kapatid sa Bicol. And kaka-uwi ko ng program ng Bicol. And nag-vlog na lang ako ngayon. Alas 3 na lang madaling araw. So nag-vlog na ako dire-diretso bago ako matulog. Kasi nga, may mga pasalubong akong binili doon sa Bicol, particularly sa Naga. And gusto ko kasi matikman na kanilang delicacies. So hindi ko pa kasi natatry. So first time ko sa Bicol maharating. So bumili na rin ako ng mga pasalubong. Meron ako dito na crispy pili nuts. Pili nuts yung sikat na delicacy sa kanila. So hindi ko rin siya pinalagpas kasi marami nagre-request sa akin ng mga katrabaho ko na mangingin na bilhin ako ng pili nuts. So bumili ako ng pili nuts at itong pili tart. So lahat ng nabili ko puro pili. And of course meron akong torones de pili. And of course hindi mawawala ang meron akong pili nuts na original. Ito mismo yung buto. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan ang buto na binili ko doon. Bali, ano siya? 2 pesos isa per piece. So, bumili ako ng 20. So, nasa 40 pesos lang siya. And ito namang torones, alam ko 35. 35 lang siya isa. Binili ko kasi parang kakaiba siya. Pili nuts yung sa loob. Tapos, style niya kasi is parang turon. And, nakita ko kasi itong pili tart. Hindi ko alam kung ano to. Para siyang cake style na bread. Na pero meron siyang pili flavor. Parang dinulog na pili sa gitna. Mamaya titigman natin. And of course, meron din ako dito na crispy pili nuts. Sabi ni ng babae kanina, maanghang daw siya. So, tatry din natin to. And of course, feeling ko masarap to. Coated pili nuts. Ito yung gusto kong itry. Talaga kanina pa. And of course, syempre, bumili na rin ako ng damit na ay pa mabuksan. Tadaan! Bicol. Bicol na damit. So, hindi ko pinapalagpas. Kasi pag pumupunta ako sa mga lugar, especially yung mga dinadayon ng mga lugar, syempre meron yan sila yung mga t-shirt na so, pang souvenir. So, ito binili ko. Nagandahan kasi ako sa design niya. So, it's Bicol. Ayun, balik na data sa camera. Ewan. Ayan, kaya binili ko siya. Yun, so magsa-start na tayo na iba-vlog itong mga pagkain. Kasi alam ko na pagpasok ko mamaya sa trabaho, eh ubos to lahat. Kasi kasi ang dami na nag-text sa akin kanina na nanghingi sila. Bibili daw ako ng pili nuts. So, ayun. So, unahin ko muna ito. This one. This one, guys. Halaga na ito kanina is 100 pesos. Bali, apat siya. So, 25. Lalabas na 25 isa. So, gusto ko siyang sumulitan. Ito yung coated pili nuts. So, sabit lang. Medyo matigas. Hindi ko alam kung ba. Ganun yung packaging niya. Matigas. So, ito. Ito siya, guys. Ito yung mukha niya. Ayan. Para siyang binaluto lang ng parang caramelized na sugar with milk. Hindi ko alam kung ba. Masarap nga siya, guys. Masarap. Ito, kaya ko siyang kainin anytime. Masarap siya. Ano pala yung lasa ng pili nuts? May pagkahawig siya sa kasoy. Yung bunga ng kasoy, kung alam niyo yun. Kung makain yun. Pagkahawig sila ng lasa, yung texture ng nuts sa loob. Yung kaibahan lang, mas malaki. Hindi, parang hindi siya ordinary nuts. Kasi yung ordinary nuts natin, yung mga mani, yung nabibili, yung nilalako.
mayroon yung mga ganyan, mayroon naman yung hindi ako makapagsalita, masarap talaga siya. Mayroon yung mga wala ng balat, yung may asin, yung may maraming garlic, masarap din. Pero mas masarap to, promise. Worth it yung 100 ko. So, di ako nagsinsya. Ang sunod naman natin is crispy pili nuts. Ito. Bali, apat din siya. For packs for 100. So, halos pareho sila ng price na kanina na to. So, titikman ko din siya. Ito nakalagay dito, spicy. So, ibig sabihin, spicy flavor. Crispy pili nuts. So, parang same lang siya yung mga may garlic na mga manok. Parang ganun siguro. Natatry ko lang. Medyo may kagat nga siya. Guys. Medyo maangan siya na kanya. Masarap. Caramelize siya. Ayun nga lang, pero may aroma pag kinagat mo. Naiwan. Unlike dito kanina. Sa isa, wala siyang aroma. Siguro parang ito, parang normal na nuts, na pili nuts, tapos coated with sugar, or caramelized sugar, yun lang. Masarap siya, pero di, parang di ko gusto yung aroma pag kinagat mo. May sumisingaw na nahalo dun sa law. Talawa yung oil panlasa mo. Parang di ko gusto. Pero masarap, pero hindi ko lang gusto yung aroma niya, guys. So, ang sunod natin is itong pili tart. Itong pili tart, ano din siya? Bali, 100 and for 5 bucks. So, mas mura siya. Hindi ko alam kung bakit mas mura siya, pero malalaki siya, guys. Masarap siguro ito pag ano. Katapos mo lang kumain. Hindi ko alam kung bakit mas mura to. 5. Oo, 5. 4 kasi to. Ito pang 5 yun. Wala na sila bukas. Pasalubong. Oh yes, basta ako. Yan lang yung pasalubong ko kasi lang budget. So ito siya. Yan yung mukha niya. And meron siyang ano sa gitna. Meron atang ano to. Ah, okay. Sliced nuts. Ito, sliced nuts. And parang ito yung tart. Hindi ko alam kung anong saan ko dito. Wala siya kasi nakalagay ng mga ingredients. So, hindi ko ma-explain sa inyo kung ano itong nasa gitna. At syempre, ito yung sa gilid. Parang siyang normal biscuits. Or bread style. So, pero try natin. Parang siyang normal lang nga. Normal biscuit. So, kaya bahal, yun nga, meron siyang pili na sa gitna. Not so laki naman. Kaya ba niya? Masarap. Parang, ano siya? Kasi ang lasa siya ng mga cookies. Ang kaya bahal lang, meron siyang pili na. And, ito, masarap to. Itong nasa gitna, yan, masarap. Tapos ito, parang normal bread. Ano yan? Ito pa rin ako. Masarap. Masarap tong coating. Yung sunod na atin is yung ito talaga kanina kasi nakita ko siya. Turones. So, ang na-expect ko, turones is yung saging. May saging sa loob. Pero nakita ko siya. Turones, pili. Ibig sabihin, yung feeling niya inside is pili nuts or mga dinurog na pili nuts. Diba? Buksan ko na rin. So, pag binuksan ko na to, iba na yung maging texture nito. Mamaya, pag dinala ko sa mga katrabaho, bahala sila dyan. Basta at least ako nagbigay ako. So, ito siya. Turon na turon talaga siya, guys. Ayan. Ito, try ko. Ang sarap. Kasi ang lasa mo yung pili nuts. And crispy siya. Ah, sarap na ito. So, hindi ko tatago ko ito. O kahit ito. Sarap na guys.
Sabi. Masarap siya. Sa mga taga Bicol, masarap din sa FSJ. Doon ko siya nabili sa Maynaga. Sa may terminal ng bus. At katabi ng SM. Doon ko siya nabili. Mura na lang siya guys. Bali ito kasi 25 pesos. Ang laman niya is dito. Dito sa 35. So 5 pesos each lang. Mura-mura lang siya. Tapos sa try ko, ito. Ito talaga yung peeling nuts. Ayan siya. Ayan. Kaso nga lang, hindi ko alam kung paano ito. Parang matigas. Nakamatanggal yung bracket ko. Kuha ako naman. Ito. Ibote. Ibote ako ng reverse. Ayan. Ang sabi kasi kanina ng babae, babasagin ko daw para matikman ko yung sa loob. So ito. Tigas. Ang tigas niya guys, promise. Mas matigas pa sa ulo. Ay, ang tigas niya guys. Sobra. Hindi ko alam kung paano to. Hindi ko alam kung paano siya bubuksan. Ang okay, binili ko lang siya kanina kasi sabi nila ito daw yung original na pilinas. Parang direct sa may kaho, sa puno, and ginawa nila, kinukuha, tapos binibilan. Sa halaga ano siya guys, 2 pesos lang. Ayan. Sa halaga, 2 pesos, isa. So binili ako ng 20, kaso nga lang, hindi ko alam kung paano siya kainin. Kung paano ko siya bubuksan, kasi sobrang tigas niya. Ah, nakakait ang bracket ko. Hindi ko siya talaga mabuksan guys. So ayun, yun lang muna tayo. Dahil hindi ko siya mabuksan, try kong buksan siya bukas. Tapos videoan ko, tapos yan, live ko na lang ulit. So ayun, maraming salamat guys for watching.